Fanatics, alam ko naghihintay na kayo kaninang-kanina nyo pa nire-request na ilabas namin. Hindi naman namin tinatago. Siguro namimili lang actually si Darren siguro na sasagutin sa inyo. Eto na po, ang nakakaloka kasi may mga nag-post ng mga Darrenatics. Nakita ko yung mga unang pictures namin, hanggang dito ko lang siya. Pero ngayon ako na yung hanggang dito niya. Eto na nga si Babe Bebinata Darren. Yay! Hi, Babe. Hello po. Sorry, laput-laputan na ako. Oo, kasi diba, naloka ka rin, Darren. Diba may pinost ka kasi picture na alala mo dati? Hindi ko pa, ang dami nun eh, na sobrang, wow, nagpapakita na ng hotness tong batang to. Ano ba yung nag-gym ka ba nun? Hindi po. Saan ba yun? Kasi nagulat din yung, ano mo yun, Instagram story mo yata yun? Nakamasantee ako. Oo, nagulat yung fans mo, sobrang hot mo daw. Ay, grabe po. Nakakaloka. Shucks naman. Kaya nga natawa si Darren, sa, ang tawag ko na sa kanya, hindi dati kasi diba, bebe, ngayon. Baby Nathan. Oo. Mm-hmm. Darren, ano, kain ka lang ha. Thank you. Alam mo naman tayo. Yeah. Nagmula tayo sa kainan. Ituloy natin ang pagkain dito. Pero totoong favorite mo daw ang pizza. Sorry hindi. Po. Okay lang. Mas ma-pizza ka? Yeah. Mas pizza ako. Kahit sa Canada? Actually, no. I'm more burger. Burger. Parang second lang yung pizza. Yeah. Rice, hindi. Rice, mahilig din po ako. In fairness, ha? Pero hindi ka kasi tabain ba? No. Like, akala ko ng parents ko noon, nung umuwi ulit sila for work. Tapos, naiwan ako here with my relatives. Akala nila hindi talaga ako kumakain kasi nung pagbalik ko, umpayat ko daw. Tapos, nakasama ko po yung dad ko sa show ko sa Toronto. Tapos, na-notice niya, mas marami pa akong kumain kaysa sa kanya. Ano? Growing boy lang kasi siguro hindi si Darren. Hindi talaga tumataba masyado. Oo, tingnan natin yung mga comments. Ang gwapo mo daw. I think sobra, actually, ang tangkad na nga ni Darren eh. Kasi nga, bakit nga ba? Sinunod mo ba yung sinasabi sa'yo ni Chris dati na mag-milk ka na mag-milk? Oo, grabe. Kaya todo yung tagpagtangkad mo, nakakaloka. Grabe yung pag-milk ko sa isang araw ko talaga. Yeah. Pero congratulations kasi apat yung nomination mo pala sa Mix. Opo. Tapos na yung motuhan. Yeah, last night. Bumoto ba kayo Darren Atix? Yeah, thank you po sa lahat ng bumoto ho, of course, everyone who stayed up late. And sa lahat po ng kahit gusto na nilang matulog, zombie mode sila sa pagboto. Maraming salamat po. Pero bukas na to ang awarding. Opo. 8 PM sa Kia Theater? I think so, yeah. Paano ba yan? Pag ganyan ba, free na manood kahit sino gusto manood? Ito po, you can watch actually at your homes. Meron po silang live stream. Yeah. Pero kung gusto ka syempre nilang makita ng personal, pwede silang pumunta kayo ng Kia. Hindi ko po alam eh. I think there's only like chosen people na binibigyan. Pero pwede namang ano. Tickets. Tingnan na lang natin sa Mix. I'm sure may announcement naman yung Mix. Pero ano ba? Confident ka ba sa Darrenatics dito? Yeah, I'm very happy that I have them as my supporters, and they're very solid. So, kahit anong mangyari, I love them so much po. Mm-mm. Tingin mo 4 out of 4? No. Bakit? Kasi grabe ho yung mga kala. Actually. Kasama ko sa mga nominations. Sabi ko, ito yung mga iniidolo ko po since bata ako. Ito po yung mga, like the people I look up to before I entered show business. Mm-hmm. And now, kasama ko na sila sa nominations. So, it's crazy. Pero eto may nagpapasample daw kasi 7 minutes. 7 minutes? Oo, nominated yung music video ng 7 minutes. Pasample lang daw konti. Single. Okay po. Ito po yung career single ko sa second album ko, Be With Me. Saan ba ako magsisimula? Sa chorus na lang. I won't give up on us. Didn't mean to do you wrong. Don't turn your back on love. Whitney is where you belong, cause I would rather fight with you than be happy with someone else. And no, I won't give up on us. 7 minutes till the train departs. Grabe! Ba't parang walang kupas? Hindi nagbabago. Thank you po. Hindi ba nagbago? Ikaw? Nagbago naman na po. Pero ang taas pa rin. Siguro, mataas. Mataas lang talaga. Oo, pero hindi kasing taas ng dati, syempre. Kasi di ba ilang beses sinasabi yan sa'yo dati ni Crazy na, pag nagbinata, baka syempre magbabago. Opo. Ngayon naman ho, hindi naman masyado. Mas gumaganda actually, mas nagkaka-texture. Opo, mas buo na. Pag siguro pag lumampas ka na ng 18, mas may laman na.
siguro pag may pinagdaanan po ka ng sa love. Wow! Ba? Wow! Tingnan natin. Huwag daw mo na yung love, baka mag-react yung mga daddy natin. Pero sabi ni May Resilia, huwag kang mag-alala, mananalo ka sa mix. Wow. Oh. Thank you po. Pero feeling ko naman, kasi daddy naman, Diyos ko, ang dami mo ng awards this early ng... Ay, hindi. 2016, ang dami mo ng awards. Ang dami mo nga tinalo, di ba? Ako po yung most awarded... Kaya nga. Celebrity po last year. In fairness. Male celebrity. In fairness sa mga Dianatic, sabang kumukuha ako ng pizza dito. Kain lang, sige. Ito ako. Ay, thank you po. Ay. Meron tayong tissue. Kain po tayo, mga ano. Halaka. Ito po. May naghihingi ng... Sabi ni ano... Ni Mark... Ay, sino ba yun? Asa na yun yung nawala na? Ni Nicole Banate Espanto Echari. Kamag-anak mo to, Espanto? Hindi. Espansya. Siguro parehong Kyle at Darin. Actually, gusto niya mag-mobi challenge ka. Pero nagawa mo na, di ba, Meron? Opo, dalawang beses na. Dalawang beses na. Ayaw mo talaga yung itsura ko sa mobi challenge. Feeling ko parang ang weird kong tingnan. Bakit sobrang close kayo ni Inigo? Kay Inigo? Oo. Siya yung isa sa mga parang kuya ko ever since... After The Voice. Mm-hmm. Oh. Actually, kahit naman sa mga challenges, kayo dati, kayo yung madalas gumawa. Mm-hmm. Kasi napanood ko yung movie challenge ni Darren at saka ng Boyband PH kasama si Inigo for hashtag ASAP movie challenge, mm-hmm, di ba? And we've also done dance covers before. Mm-hmm. Yeah. In fairness, ha? Kumbasa nga tayo. Habang lapot na... Uy, kain ka daw, Bea! Sige po. Okay lang. Ayaw kumain ni Darin kasi ang daming nagre-request sa inyo ng mga pakanta kay Darin eh. Hindi, okay lang. Nakakaloka. Pero dun sa latest post mo, Bea, galing ka na naman ng Canada. Opo. Gano'n ka ba kadalas ano, mag-Canada? Pag may show po, and also when I want to see my family again, tsaka kung papayagan mag-vacation. Pero this time, when I went back to Canada, I did a show in Grand Prairie, Alberta. Mm. And then, after po, nag-extend ako for my sister's birthday para makasama naman ako sa 7th birthday celebration niya. Ang gaganda ng mga pictures mo. Oh, thank you po. Oo, nasabi mo nga sa mga supporters, okay na naman i-grab niyo yung photo, pero wag naman eksakto parehas yung feed. Bakit? Kasi parang, okay, pero, tawag dun, parang mas, ano ba? Mas gusto kong pumunta na lang sila sa Instagram sa ko. Page mo. Yeah, para mas makita nila. Yun. At saka parang hindi nga naman makonfuse, diba? Opo, yun din. Oo. Saan to? Ano basa dun sa... Banff? Ano basa Banff. Dun? Banff. Yun po yung isang pinuntahan namin. Ay, wait lang. Yes. May pati. Ay, ano to? Charot. Ay, joke lang. Hindi pala ti. Oo. Pero ano, Banff? Opo, Alberto. Gaano kalayo yun sa inyo? Malapit from Calgary, it's like 3 hours, ata. 3 hours. Kailan ba bakasyon ni, ano, ni, ano na pa, si, ano, Linnell? Bakasyon niya po from school. The summer vacation there is every July and August. Oh, hindi siya makaka-uwi dito. Hindi siya makakapunta dito. Well, kababalik niya lang naman din po dito nung last year, so... Hindi na umabot siya. Eh. Kinukuha namin kayong mag-guest eh. Magandang buhay eh. Opo. Kakainis naman. Pero, ang hiling mo kasi mag-travel, saan mo mas gusto? Sa malamig or sa parang Pilipinas? Ako, kahit saan po. Basta, nag-enjoy lang ako. Yun. Family? Opo, syempre. Parang, pwede ka na ba mag... 15 ka pa lang, di ba? Opo. Pwede ka na mag-travel ng friends-friends, di ba? Na may guardian na kasama, hindi pa? Hindi pa po. I think, like, to travel alone, ho ba? Like, dahil hindi pa, walang, na hindi family yung kasama. Halimbawa, barkada dito. Halimbawa, kayo ni Inigo, gusto yung trip na mag-out of town lang, isama ka, pwede na ba yung ganon? I think the legal age to fly alone is 18 dito sa Pilipinas, ata. Ah, talaga ba? Pero dun sa North America, parang 16 okay ka na lumipad. Ay, hindi ko alam yun. Pero basta may parents' consent ka. That's... I think that's how it goes. Actually, hindi ko alam. Pero ayaw ko magmaganda, hindi ko alam. Pero eto, bago natin sagutin, kasi di ba kanina nagpa-hashtag Darren Now na tayo, bago natin sagutin yung mga questions, meron muna tayong paandar dito. Okay. Eto yung mga now na or wag na questions. Ginawa na last week, may mga questions ako na kung ang sagot mo ay game ka na agad gawin now na. Okay. Or kung ayaw mo or wag muna ngayon, wag na.
So, simulan natin. Take a break from showbiz para tapusin yung school mo, sir. Isang regular school. Now na or wag na? I don't know. Parang wala siyang isang answer. Kasi right now naman ho, I'm doing school and showbiz at the same time. So right now, it's very balanced naman. It's okay. Yung Eton mo ba parang regular school na matatawag? I'm actually homeschooled po, pero pumupunta ako dun pag kailangan ko ng help in subjects and also pag mag-exam na ako. Yun po. Tapos nagulat nga ako na pag-usapan namin ni Darren kanya, si Bailey pala dun din. Yeah, dun din si Kyle, si Laika, si Darlene, si Tonton. Ang dami nyo? Tsaka si Raisa. Pero maraming kayo mga classmates na hindi naman celebrity yun. Oo. Noon, when I went there in grade 8, guess nyo po kung ilan kami sa classroom. Grade 8? Yeah. Ilan? There was only 2 of us. Grade 8. Kayo nino? Yeah. Well, no, there was 2 of them. And then I came in, so then there was 3. And then grade 9, nadagdagan, naging 5 na kami. And then this year, there's 7 of us now, so... Ano ka ba ngayon? Congrats grade... sa amin. Grade 10 po. 10? Yeah. Tapos di ba parang nag-post ka ng finals, na hindi pa ka pala tapos no, ang finals yet. Mo. Yeah. Pero kamusta naman yung so far? Yung mga na-take mo na? Kinaya naman. Kinaya naman po. And I'm very happy na yung Eton po very flexible sa mga schedule namin. Mm. And they're always willing to help din para lang matulungan kami sa mga exam, like reviewing and stuff. So yun po. In fairness, ang smart mo naman kasi. Hindi wow. Ba ano, walang mga pumupunta mga, ano ba, mga Darrenatics or mga nung, fans ng iba? Nung first year ko po, kasi alam nilang doon ako nag-aaral. So, meron silang letters minsan. Tapos, ano, now naman, wala naman ako kasi they understand na I go to school not to like take pictures with, yes. With fans, mga ganun po, but really study. Pero ako nung kung alam kong ganyan, hindi ko naman maiwasan. Kahit hintayin kita sa isang uwian, ganyan, picture. Okay lang naman yun. Okay basta lang sa labas sa na lang. Wag starwayin yung class. Yeah. Eto. Leave the Philippines to pursue an international singing career. Now na or wag na? Wag na. Kasi ngayon po, parang hindi ko naman din alam kung anong mangyayari. Mm-hmm. Siyempre. So, siguro... I'll look into it muna. Pero I'm very happy with what's going on right now and very focused on my studies and career here in the Philippines for now. At saka pwede nga kasing pagsabayin naman, di ba? Opo. Pwede namang may international career, pwede meron wow. Din dito. Yeah. Wow! Bakit hindi? At tingin wow. Mo nga ako, lagi ka, pag may ginagawa ka, lagi ka napapansin sa international scene. Aw, thank you. Diba? Sagaling mo naman kasi. Sagaling mo naman kasi. Eto. Thank you po. I'm sure gusto rin maraman ng mga Darrenatics. Become a movie and TV actor. Now na or wag na? Now na. Yay! Or game na! Why? Game na? Opo. Actually, as in, kahit teleserye? I was supposed to do a movie 2015, pero hindi ko natuloy dahil sa schedule. Tapos this year, I was supposed to appear na din in a drama show. Mm-hmm. Pero dahil sa schedule po ulit, di natuloy. Nako, schedule ang may kasalanan. Sana na mapapanood na natin siya. Pero if ever, ano yung gusto mong gawin? Kasi, di ba nakikita natin, pag nag-aasap kayo, lagi kang may Andrea, lagi kang pinipair up eh. May Cassie. Opo. Ano ba ba sa Cassie, Casey? Ano ba ba sa Darren? Right now, siguro, if I were to play a role in a teleserye, gusto ko lang po yung chill. Just like enjoy. Hindi, may... umiiyak, ganun, ay, masyado. Ay, bakit? For now, pero siguro... So, yung mga ginagawa ni JK, ayaw mo pang gawin? Di ko po alam eh, kasi... Gray. Ginagawa ni Gray. Para sa akin, ano ho ba? Hindi, mag-workshop muna ako. Pero hindi ka pa nag-workshop? Nag-workshop ka ba? Nag-acting workshop ka? Hindi pa po. Never pero pa? I want to. Never pa? Never. So, talagang focus ka sa pagganta pa lang? Opo. Ay, nako. Nako. Who may knows? Excited ang mga Darrenatics na panood kong umaarte. Yeah. You're Tagalog. Po. You're Tagalog. Yeah. Yaka yeah. Dyan. Yeah. Yung accent okay. Mo. Okay naman po ako. Oo, okay yung Tagalog, pero yung accent. Napapansin lang po nila minsan sa pagkanta ko. May konting... Tuwang. Opo, tuwang. Tsaka yung handler ko po, nung
papunta ako sa Gosi, binabasa ko yung script sa kanya. Sabi niya, anak, bigkas mo ng tama. Ibuka mo yung hindi Sabi niya, kasi actually the script I did for the Gosi was what Kuya Enchong did for his MMK role. So yun po. Tapos anong MMK yung latest? Yung pinaka recent niya. Oh. Opo, siya si Jake. Tapos yun yung script na ginawa ko. Tapos kailangan iyak-iyak. Tapos parang nung andun ako naiiyak talaga ako, pero nung nag-roll na sila, sabi ko bahala na. So then, ginawa ko. Yun. Masaya naman. Siguro ang dapat mong gawin muna, tipong once ha. Opo, once ha. Yun, yung mga ganun. Ako, dreams tip! Yes, once musical mo. Musical na once upon a time. Dreams tip! Once ha si Darren. Sino ba mga susunod na mag-once ha? Julia Montes. JC Santos. Pero feeling ko ganun muna ka-light. Opo, siguro for now. Habang nag-workshop. Yeah. Bongga yun, no? Actually, no? sa school ba, walang Tagalog lessons? Meron po. Ano, subject ko yun eh, Filipino. Mm. Pero sana nung mapanood ka namin soon na umaarte. Ano ba mga maano? Yung mga mabilisan lang. Eh, kasi MMK, pag sumalang ka sa MMK, kailangan ibigay mo na agad lahat dun eh. Ano ba yung mga ganun natin? Ano? Kuwansa siguro na muna, oh. No? Yung mga pinaka, or mga cameo-cameo muna. Opo, hindi okay lang din. Yung mga parang sa langit lupa, mga ganun. Ay, yung ganun. Ay. Guest ng 2 minutes. Paano kung... Guest. Ay, probinsyano. Oo, okay lang din. Di ba lagi may mga thing, yung... Mga bata. Oo, oh, may guest. Oh, yung mga ano ho, may dear heart, mga ganun. Oh, pero pag may chance, may opportunity sa probinsyano, grab mo na kahit iyakan. Oh. Opo. Provinciano. Go na. Now na, guys. Gusto nyo ba si Darren Mark? Eh, di ba? Now na nga. Eh, ayan. Eto, have ano another po? Baby sister or have a baby brother? Now na, wag muna. Wag na. Bakit? Kasi, well, my family and I really wants to have another addition naman to our family. Wan, taray ng sister ko. Pero, okay. Oh. Pero ako kasi, yung mom ko, parang, mahirap siyang magbuntis. Ah, yung hindi siyang nakakagalaw kung masyado, ganun. As in na bedridden siya? Bed rest kailangan? Opo, bed rest talaga. Tapos nung ako talagang parang very critical nung ako. Pero nung kay Linel, mas alam na ni daddy tsaka ni mami yung gagawin. Pero si Linel gusto talaga ng baby sister, baby brother. Pero okay naman na kami. Ikaw iniisip mo kasi si mami Marinel. Oho. Eh, feeling ko naman pero kung, sa Canada, so... Kung kaya niya naman, siguro okay lang din na isa pa. Brother. Yeah. Brother or sister, if ever? Twins. Para both. Wow! Wow! Parang Villarreal twins lang. Hindi ko alam. Parang Legazpi twins lang. Brother ba, sister? Basta kahit ano ho. Pwede, bongga naman yung kambal. Tuhog na brother and sister. O, eto, last. Ligawan your crush and eventually be in a relationship. Now na or wag na? Wag muna. Wag muna. Wag daw muna. Pag pwede na kay mami tsaka kay daddy. Bawal pa ba daw? Ngayon ho, focus muna sa school tsaka sa career. Yeah. Kasi marami pa naman po akong time naman. Alam mo, actually naguguluhan na ako sa dami ng pinapair sa'yo eh. Ako din po. Di ba? Sa totoo lang. Kasi kay actually hanggang ngayon, Diyos ko parang ilang 3 years na yata na may ang request sa Kasren. Hindi pa rin matapos-tapos. Meron, pinagbigyan sila ng ASAP. Kami sa ASAP, yes. Yung partner minsan sa prod. Eh, syempre gusto nilang mas mahaba. Chikahan, talk show, ganun. Tapos may Andrea pa, di ba? What's the next music video? Why not? Huh? Why not sa music video? Kinukuha ko nila sa music video, yung mga talents lang din po. Tapos, para, walang away-away. Kasi meron ding Ilona. May Darloana din kasi. Under ano ka na ba ngayon? I'm under MCA Music and Star Magic. Ah, pag album? MCA po. MCA? Pero sa duet po namin ni Kuya Jed, Star Music. Ah, so pwede na. Iba-iba, depende. So, pwedeng may kung, Star Music. Oho, kung ano lang, tawag,
pagpapaalam. Oo, kasi co-manage naman in fairness. Opo. Sabi ni Venice Marie, Darren, kamusta na kayo, kay Kailin? Si Kailin? Di ba, ang dami nga kasi ditong pinipare kay Darren, Diyos ko. Asa, nakikita, nagkakachikahan pa ba kay ni Kailin? No. Asa na nga, anong ginagawa ba ni Kailin ngayon? I don't know. Saan mo siya madalas dati, chill out? Sa kayo lagi magkasama dati? Sa chill out ba? Hindi ho. Parang pag nakikita lang sa mga events ng Star Magic. Events lang ba yun? Yeah. Yung Star Magic Ball yung huli po namin kita. Uy. Sabi ni Rosemary Pinlac, hahaha, daming collaboration, pero okay lang yan. Darating ka din sa tamang team. Someday, guys. Uy, si Catherine Supan, sinabi ko naman kanina, wala daw sinabing Andren. May Andrea din naman. Ano ba, Andren ba? Opo. May Andren, Darlona, tsaka Catherine. Hindi Andren ba ang tawag sa inyo ni Andrea? Or uh-huh. Darlia? Ay. Andren. Andren, oo. Oy, eto ha, pagbigyan muna natin itong mga naka-live sa atin sa Facebook. Sabi ni Vivian Fausto, Darren, describe Darrenatics in one word. Family. Kasi sa family, you can't describe them in one word lang. Kasi Darrenatics, they're very loving, supportive, they're awesome, and they're very solid. Katulad ng isang pamilya naman. Yeah. Alam mo ha, in fairness ha, parang last week lang kay Donnie, si Donnie din kasi wala naman siyang love team talaga eh. Mm-hmm. Tapos fans lang, sabi ng mga fans, amin ka lang. Eto sabi ni Jessica Ann Gonzalez, ang pogi mo kasi Darren, pero sa amin ka lang na Darrenatics. Mas okay. Mas okay yun. Kaya actually, no, having the Darrenatics, parang winner ka na talaga. Opo. No? So, pero I'm sure, naku, yung Mix Awards na yan bukas, naku, abangan natin kung hahapot si Darren. Tingnan natin yung powers ng Darrenatics. Masaya na po ako kahit isa lang sa mga pero nomination ko. Sa pagka-consistent ng Darrenatics, alam mo, di ba nagugulat ako lagi sinasabi ko sa'yo, minsan ang tinatalo mo, yung talagang, wow, tinalo niya yun, ang laki ng fanbase din ng iba, di ba? Nagugulat din po ako minsan, yung mga nominations na kasama ko, yung mga bigati daw talaga. In fairness. Pero syempre, yung mga naka-Facebook live sa atin, puntahan natin yung Twitter ha, kasi nagpa-hashtag tayo kanina doon. Ako, ang dami na actually. Eto, nakita ko to sa Twitter kanina, at saka nakita ko rin sa Facebook. Apo. Pasample ka daw ng Beauty and the Beast na theme song. Yay! Search ko po yung lyrics. Oh, eto ha, Beauty and the Beast theme song mula kay Darren. Kasi, kailan ba showing? Tomorrow, di ba? Tomorrow na po siya showing. Naku, no? Makapanood kayo ako bukas. And it was one of my favorite Disney movies. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Oh, 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 oh. Woo! Iba talaga. Thank you po. Ito, pwede mo itong kantahin. Nakita ko din to. Hindi pa ako naghahanap, pero natandaan ko kasi yung ibang tweets. Sample ng I'll Be There daw. I'll Be There. Oo, siyempre. Oo. I'll Be There! I'll Be There! Just call my name and I'll be there. Don't you know, baby, gay? Yun po. Fairness, ha? So, eto magbabasa tayo, ha? Ng sige mga, po. Nag-hashtag Darren now na sa atin. Eto galing muna kay Fangirl since 14. Hi po. Word you always say. A word I always say. What is it? Low-key. And also, yeah, low-key. Parang yun yung go-to word ko. Low-key? Yeah, it's like when you say kind of, I kind of wanna go. I low-key wanna go. Parang nauso na siya sa language. You know? Anong spelling? Spelling? Anong nangyari sa akin? Anong low-key as in L-O-K-I or L-O-W-K-E-Y? L-O-W-K-E-Y. Ah, as in low-key talaga? Yeah. Bakit ganun yung gamit? So millennial. Akala ko pag pa-low-key lang, ano lang, pa-subtle lang, ganun. Yeah, mga ganun. Yung low-key, Parang ginawa na yung lang. Yung chill lang, yung simple lang. Album ni Ate Ginawa na lang din ng social media world. It's like, parang ginawa nila sa lit. Wow, lit, that's so lit. Mga ganun. Wow. And also bra. B-R-U-H. Oo.
Ikaw, ginagamit mo talaga yung mga ganun. Yeah. Talaga? What's up, bro? Ganun ako. Darin, may pressure ba sa'yo na sobrang lakas ng social media influence mo? Hindi naman. I just enjoy and I also limit my posts to what I want others to see lang. Tsaka, yun ho, ayoko yung masyadong lahat ng nangyayari sa buhay ko na sa social media. Kasi I'm sure ang dami sa Darrenatics na mga bagets din. So, I'm sure naglo-look up sila sa'yo. Yun eh. Yung nagugulat ko ako, maka 1 second. Meron ng 10 likes agad. Sabi ko, wow, nakatutok sila. Uh-oh. Parang 24/7. Pero yun ho, dahil din sa post notification siguro. Mm-hmm. And also, pag matagal na akong di nagpo-post, nagko-comment sila sa latest post ko. Mag-post ka na! Kasi hindi mo naman masisisi, Diyos ko nga, di ba? Bilang pinakabatang pumuno ng MOA Arena. Wow. Alam mo, first time ko manood ng concert, ang katabi ko puro bata. Tapos parang andun yung mga daddy, mga mommy. Yeah. Alam mo yung sinamahan yung mga anak nila. In fairness. Lahat nakatutok sa'yo. Actually, kanina ko pa ka-DM din yung Darrenatics UAE. Mag-hello ka daw sa kanila. Sobrang sipag nila, in fairness. Sana po makabalik ako dyan sa Dubai or sa Abu Dhabi ulit. Ah, wait. Ito, naghahanap lang ako, ha? From the underscore LMV. Ano po yan? May curfew pa ba si Darren? Basta yung pagpapaalam po sa parents ko, okay naman po pag late manood ng movie. Basta yung movie lang, wala ka ng ibang gagawin pagkatapos nun uwi na. Yun ho. Pero kung gusto naming siguro mag-extend pa ng mga kaibigan ko, like go bowling or like eat. Pag pinayagan naman ho, go lang naman. Sino mga friends mo pag nakakasama mo sa mga ganyan, yung mga personal na lakad? Sila Kyle, si Marcos, sino pa? Mga showbiz din. Syempre, kasi kung ito lagi ang ginagalawan. Pero makaklase ko din, gusto ko din makakasama mag-hangout. Talagang plano namin mag-malling, mga ganun. Mm. Yung mag-escape room lang. Pero eto ha, sagutin mo to ha. Galing kay at MP Carranza 1119. Sinong mas close mo ngayon, si Kyle or si Bailey May? Actually, parang pag nagsama kaming tatlo, we're all equally close. Tapos may sarili kaming group chat na kaming tatlo lang. Mm. So, yun, we just, parang pareho lang. Pero alam mo ha, kasi si Benny nakikita ko minsan, sabi ko, huy, kay bata-bata mo pa nagpapa-abs ka na. Yun nga, pag nakita nyo yun sa school, yung pag, snack time or like lunch time, pag nag-order kami ng food, ako parating Jollibee, tas mag-o-offer ako sa kanila, hey, you want some fries? Sabi niya, no man, it's fried. Sabi ko, okay. Wow! Tapos yung baon niya lang, it's just, sometimes it's an egg sandwich or sometimes it's just sesame seed snacks. And I'm just like, okay, are you sure? Tapos magpapa-order yan, Jamba Juice lang, mga ganun. Yung mga protein shakes. Ilan taon na si Bailey? 14. 14 pa lang ba si Bailey? Yeah. Nakakaloka naman yung pagda-diet na yun. Tapos andun lang kami, bahala ako dyan, magutom ko. Akala ko sasabihin mo kanina, naku, pag nakita nyo nga yung abs ko. Hindi, ayoko pa. Ayoko. Ay naku, hindi ko lang mahanap ngayon yung picture mo. I just wanna stay fit. Pero hindi pa ako sa ganun. Darrenatic, sa mga nanonood ngayon nakaka-live, i-tweet nyo nga, itag nyo sa amin yung picture na sinasabi ko, yung sobrang hot ni Darren. Nasabi natin, binata na siya. Ito, galing kay, ano to? At Charm 01, ano daw ang major turn-off ni Darren? Major turn-off? I guess, yung mga... Ano ho ba? Sorry ah. Mm-mm. Parang, I'm thinking, ano ho ba yung mga major turn-off? Yung mga parang hindi ho sila masyadong... Malakas kumain ng pizza. Hindi naman. Grabe sila. Grabe. Ay, niisip ko yung word eh. Parang... Kumagat lang ako eh. Sayang eh. Mas gusto ko ho yung mga taong like they know their limits, mga ganun. They also know yung hindi sila masyadong tawag dun. Rambunctious, I guess yung tawag. Wow! Spell! I don't know! What's the word? Like, ay sorry ho yung lapel ano ko na. Ba yung sakto lang? Sorry, yung tama, ba? Yung tamang timpla lang, ganun? Ay sorry po yung lapel ko na. Wait lang.
Sa akin ho, ano ba? I'm looking for the word. Huwag yung masyadong maraming dahil. Parang careless. Yung mga ganun. Ayoko nung tipong... Nata-turn off ako. Yung parang hindi na sila nahihiya masyado. Ganun. Ayaw sa careless. So alam nyo na ha? I don't know what the word is. Mga ganun ho. Mamaya pag naisip mo. Pero bago yan, eto. Kasi galing kay Sofia Ojerio. Si At Ojerio 2001. May iba akong question na nakita kanina. Kung makikipag-collab ka daw sa isang YouTuber, sino? Pero eto, feeling ko same lang naman yung sagot mo. YouTuber? Favorite YouTuber. Favorite YouTuber? Na kung makikipag-collaboration ka, sino? Filipino or international ba? Filipino okay. Na lang muna. Okay. Filipino? I don't know. Pero si Kuya Nigo, YouTuber, sinasabi namin, oy, pag mag-cover tayo sa YouTube channels, pag meron ka na, yun siya. Which, I'd like to... To start din, make a YouTube channel. Yeah. Kailan? Like, I've made a lot of videos, pero I've never posted any since 2016. I've already been making videos, pero I haven't posted any. So now, I restarted. Like, I don't plan on posting them anymore. So I made a new vlog, and I hope to put that out soon, pag may time. Yun po. Pero feeling ko gustong-gusto ng Darrenatics yan, na merong YouTube... page si Darren, na meron kang YouTube page. Yeah. Kahit mga covers, ay lahat naman uso yeah, yun yung mga gawain. I'd like that too. Yung parang pag-post lang ng covers, mga ganun ho. Pati yung mga, para pati yung mga international celebrities, may venue para lagi kang makita yung covers mo. Mm-hmm. Diba? And lagi also, ma-pick up. Just have fun, do challenges siguro. Mm-hmm. Yun ho. Sino pa ba mga YouTubers na Filipino? May nakita ako kanina, di ba na magkakausap, magkaka-chat kayo nila Bailey kanina dun sa post niya. Ano ba yung post niya tonight, ano ba yun? Self, parang selfie lang naman. Merong isang nagko-comment doon na parang Michael Kelly ba or something. Na parang international star na YouTuber ba yun? Hindi ko alam eh. I don't know. Hindi ko alam kung friend I'm yun. Sorry. Baka common friend yun eh. Hindi ba? Parang foreigner eh. Nabagets na bata din. Ah, hindi niya friend. Hindi ko po alam eh. Pero siguro, sino pa ba? Filipino YouTuber. Siguro si Ate Moira de la Torre. Because her voice is just wow. Moira? Yeah. Wow, huh? Pero pag international, siguro si Liza Koshy, who else? I follow so many Instagram people. Ay, Instagram YouTubers. Basta yun ho. Nakakaloka. Yeah. Naku, sorry, hindi ko masagot, hindi ko ma-get yung mga sinasabi niya. hindi po ito. Hindi ito. Ay, huwag yan. Okay. Ito yun. Ah, yun nga, yung I got a shirt from when I was a kid and cut it. Yeah. Hi, kasi nagsuswimming ka, tapos naka-topless ka, so hindi mo masisisi ang mga Darrenatics. Well. Ito, oh, binatang-binata si Darren kasi dito eh. Diba? Nakita naman to ng lahat ng Darrenatics, oh. Hindi, ano lang yan, char-char. Char-char lang to. Pero Instagram story to, no? Opo. Oh. Kala wow. mo hindi mag-grab, ha? Kaloka. Ah, uy! Galing kay Juville Pagalan. Darren, pupunta ka ba sa birthday concert ni Kailin? Meron siyang birthday concert? Ano na? Hindi pa alam. Hindi ko pa po alam. Hoy, may nag-react tuloy. Si Win, si Atmanalo, Winona, rambunctious. Hoy, haha nga. Ngayon ko lang nalaman yun. Ako hindi ko rin alam mo yun. Ayun, na-correct pa tuloy. Yung mga taong... Gusto ko yung mga taong low-key lang. Chill. Low-key lang. Ganun. Chill. Okay. Eto, galing kay That Amazing Pipe 8. Magiging TNT hurado ka ba? Oh. I don't know yet. Pero Showtime is very... it's parang family na din sa akin. Oo. Kasi I'm there every Saturday. I'm there on Saturday, guys. If you guys wanna watch. This Saturday! Yeah. And also on ASAP. Every Sunday din po. Sa ASAP. And also ASAP Chillout. Mm-hmm. Kasi... wala ko ako sa TNT kasi basta, there's something else. And I have to fly for this show pa eh. I have to go to different places, you know. Schedule mo na naman. Do stuff. Yeah, and I'm very excited. But, kinikilig ako. Bakit? Kasi, well, it's parang TNT. Pero, just replace the middle initial with a V. Oh my God, so The Voice. The Voice Teens! Secret. Oh my God! The Voice Teens! Oh, shucks! Oh! Ano kayang role ni Darren doon?
Kasi alam ko na wala na si ano doon. Wala na si Robbie, wala si Alex. Kasi they're doing I Can Do That. Huy! O, ayan, daro na ating sad news, ha? In fairness. Pero kasi feeling ko, yung nag-tweet ng TMT, kasi syempre, kids edition. At saka lahat naman, may karapatan naman si Darren na mag-judge. I'd love to. Kasi I've also been ahorado sa minimi ng Showtime, mga ganun po. And it was a lot of fun. So, kung gusto po nila sa tawag ng tangalan din, I'm very open and I'd love to see the young talents. Kasi kahit sa bahay, pinapanood ko po sila pag galing kong school minsan. Yun po. Actually, kasi feeling ko pwede ang TNT kasi hindi ka naman required na everyday eh. Opo. Diba? Mm. Kasi shifting naman kayo. Eto nakita, ang dami ko nakitang tanong, hindi ko alam kung bakit tinatanong ng mga Darrenatics. Galing kay @lie.less. Darren, mahilig ka rin ba sa K-pop? Actually, daming nagtatanong kanina kung K-drama, mahilig ka ba daw manood? K-pop, oh my gosh. Like, their performances, yung quality ho talaga, na-amaze ako. Yung the choreography, the singing, and yung it's just great. Pati yung background setup. Gusto kong matry din yung mga ganung performances dito naman din sa Pilipinas. It's just, I get so amused by them. Yun. Pero K-drama, Korean drama, mahilig ka rin ba? Gusto ko po yung mermaid si ate, tapos si Lee Min Ho. Legend of the Deep Blue Sea. Yeah, nakakatawa! May deep ba? Of the Blue Sea lang? The Deep Blue Sea. Walang deep? Legend of the Blue Sea? Yung ba yun? Si Little Mermaid. Ba't pinilagyan ng Deep Blue Sea? Nakakaloka. Hindi, kasi nakakatawa yung... gusto ko yung scene ho talaga, she stayed up all night. Tapos nung lumabas si Lee Min Ho sa kwarto niya, yung eye bags niya, talagang it was so dark and I was just laughing so much. Mm-hmm. Tsaka yung pinapalabas po ngayon sa EBS. Moonlight. Love in the Moonlight, oh, yeah. Love in the Moonlight. Eto, most used gift na galing sa fan from at Kristen ASDF. They give a lot, pero... Uh-huh. I don't know, parang nagagamit ko lahat naman din. Yung mga, minsan mga bracelets, I use them going up din. Minsan, mga t-shirts, yung iba, yung mga really comfortable. Hindi ko na pinapanlabas. Pinang susuot ko sa bahay bago matulog. Kasi there, it's so nice minsan. Tapos yung mga iba pa ho, mga stuffed toys. Yung... Nasa room mo. Yeah, mukha siyang, yung part ng room, parang may part doon na parang toy shop na. Kasi there's different sizes of teddy bears and basta ho, ang maraming nakahilera na ganun. Pero alam ko naman sa lahat naman ng mga celebrities, di ba, I'm sure sa lalo na si Darren, yung thought naman ng pagbibigay to, yeah, di ba? It's so really ikaw, nice. Kung... Kahit po yung, mga notes na binibigay nila, and also just like the cool things that they give is I enjoy artworks, mga ganun, yeah, di ba? Ang dami nilang ginagawa. Ang sweet. Hindi yung halaga, hindi yung presyo eh, yun yung thought niyo talaga. Yeah. Yung sincerity ng pagbibigay niyo. Pero thank you kasi trending ang hashtag Darren now. Yeah. Sorry, ngayon ko lang na-check. Tumatalak yung ibang Darrenatics nung initial. Sabi niya, huy, bakit hindi pa trending? Asan niyo ba pa din? O, galing kay Casey Espanto. Uy, ano-ano mo kaya si Kesa? Bakit sira na naman pants mo? Ayan po. Sabi nga nila yung aso ko yung may kagagawan nito. Oo. Hindi. Uso lang. Oho. May stylist ka pa ba? Actually, no. It's always my mom. Eh, paano kung... Ah, dito ba sa mami ngayon? Oo po. As Pilipinas. Oo. Oh. Mami, magandang buhay ah. Kasi biglang naging shy na si mami. Pero... latest, ano niya sa TV, yung kay Ate Vice, GGV. Pero sa stylist, pag kailangan ho, yung talagang hindi na, wala nang time makapili ng clothes, or pag parang tawag ho doon. On the spot, yeah, naman kami doon na po kami tumatawag. Pag kailangan. Yeah. Yung kailangan na magbihes ka talaga na events. Sabi ni at Nika Aslejo, pa-refresh ng Twitter, Miss Darla. Anong i-refresh? Ano bang tanong mo, Nika? Pero kahit ko yung mga, katulad ng Mix Music Awards, si Mami din nag-style sa akin last year, tsaka bukas. So, si Mami bukas? Yeah. Kasama ba si Mami ngayon? Hindi po. Asan siya?
Sorry. Bahay. O oh, eto, galing kay Faith Cuevas. Nakakailang baso ka ng gatas? Baso? Hindi. As in, yung mga kahon na maliliit. Like the box. Tetras? The box. Tetra pack ba tawag doon? Hindi ho. Yung mga bak, yung mga karton na gano'n na okay, maliliit. Yeah. Tetra pack tawag doon. Okay. Ay, that's what that's we call it here in the Philippines okay. Kasi. Charot! I drink up to like 3 a day. Mm-hmm. Yeah. And parang na-enjoy ko lang din yung pag-inom ng gatas. Tsaka vitamins, syempre. Ang bongga kasi sobra talaga. I'm sure nakikita nyo naman yung pagtangkad ni Darren eh. Pero pag meron ho akong event on that day, kasi nakakalagkit ng throat yung milk, hindi na ho ako uminom. After ng event na lang, bago matulog, ganun. Sa Mix Tomorrow, magpa-perform ka? No, this year I'm just relaxing, not like last year. Bakit? Last year nag-perform na ho ako eh. Hindi ka ulit magpa-perform? I don't know. Hahakot ka lang ng award. Oh. Hoy, Darren Attic sa nag-last 30 minutes pa kanina sa inyo si Darren na. O galing naman kay at Darren Attic's Moon, advice for lonely and sad people. For lonely and sad people, well, you should really just find the best in everything and just enjoy life while you're living. And you really never know. Mm-hmm. What's gonna happen? So just like enjoy, and don't be sad. Try to find something that makes you happy, and surround yourself with positive things. Then, and if you're lonely, naman, kahit mag-isa ka, at least you're free. Wow. Wow. Yun. Oh. Ang daming nagtit. Song daw that makes you happy. A song that makes me happy. Pasample na rin daw. What is a song that makes me happy? I don't really know. Because I have so much on my right playlist. Right now, Versace on the floor. Hindi. Tain mo ako sa playlist ko ah. Oo, sige, go. Because there's so much that I play when I'm in the shower and stuff. Pwede po bang kantahin yung Dangerously ni Charlie Puth, sabi ni Jane Salibio? Alam mo na ba yan, di pa? I love you dangerously. Siguro... Oh, wow, there's so much. Oh. Pero eto, habang hinahanap mo yan, mag-hi ka lang daw kay Crystal Jane. Hi po kay Crystal Jane. Thank you so much for watching. Tapos i-good luck mo daw sa exam mo siya, yan. Hi, Erica! May Bandin. Good luck sa exam mo. Oh, kasi yan. Malapit na. Huhu, nakalagay. Actually, ang daming nagtutweet na fans mo. Ang mga tanong nila ay, personal naman yung tanong nila, kung mahal mo ba, ang mga tanong, mahal mo ba ako? Pero syempre, patukol na sa lahat ng fans. Di ba syempre, mahal na mahal mo? Family nga daw kayo, Darren Attic, di ba? Yeah. I guess, a song that makes me happy would be, Can't Stop the Feeling. Oh, yeah! Oh, wow! Very, daming na happy. Oh, sample daw. Nothing I can't see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. And all those things I shouldn't do when you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling! Woo! Parang taas nang kuha ko. Grabe ka talaga, no? Yun ho. Kasi, yun lang. Kasi, it's very groovable. Mga ganun na kanta, makes me happy. May araw ba na hindi ka kumakanta? No. Honestly, when I'm bored, I just sing. Pati sa classroom. Talaga? Yeah. Akala ko yung mga singers, pag wala gagawin, hindi kakanta para magpahinga. Uh-huh. Oh, pero kasi, kailangan din yung kailangan din yung magpahinga. Pero, para lang pang-vocalize, yung parang, para araw-araw na sa-stretch yung voice mo, ganun. Uy, sabi ni Diana May Espanto, pabasa, kasi naka-all caps eh, kaya nakita ko eh. BTS ba yung K-pop na favorite mo? BTS and also GOT7. Ano yung BTS? Sorry po! They have a concert here in May. At the MOA Arena, updated ho ako, diba? Ano BTS? BTS, it's a boy band in Korea. Hindi ko alam. And their choreography, yun nga ho, and their songs are very parang unang second pa lang, mapapa-indak ka na ho, tsaka parang pasabog parati yung performances nila. Hanapin ko yun sa YouTube, ha, BTS. Basta yun. Oo. Pero may nagtatanong, si Isa Kanandang, may concert this year, kailan daw? Dito sa Pinas. Wow.
I have concerts abroad ho, pero sa Pilipinas, we're still working on it. Pero it's not going to be a birthday concert. Basta yun. Pero ito ha, total sana concert. Sana po matuloy. Habang walang concert pa si Darren, I'm sure very concert experience naman tayo sa ASAP every Sunday. Kasi napanood na natin si Sarah, si James, si Sarah, si DJ. Siyempre nagpo-perform naman kayo together ni Sarah. Pero ito after ng Danielle, after ng James, pwede ba kami mag-expect ng Darren and Sarah? Again? This Sunday. Oh, this Sunday again? Yeah. Agad-agad? Hindi, pero kaming tatlo ni Kuya Inigo. Hindi pa pwedeng ano? Anong performance? Secret. Sana ho matuloy na kaming tatlong magpa-perform. Pero nakakasama ko na din po siya sa ASAP. Oo naman eh. After kasi, The Voice, nag-duet kami ng Alone ni Celine Dion, mga ganun po. Pero ito kasi, di ba, may bago silang, may bagong ganap sa ASAP na may mga pina-partner sa kanya. So, abangan natin Sunday si SG Darren at saka si Inigo. Ayan. O, syempre, sa mga Darrenatics, ha, kasi syempre, naka-isang oras na tayo. So, magpa-plug na po si Darren na kanyang I'll Be There niya. Yes po, of course. Please do listen to Kuya Jed Madela and I's first recorded collaboration, I'll Be There, under Star Music po yan. And the music video will be out soon, so please look out for that. And you can also listen to it on all music streaming applications, mga apps po, tsaka websites, katulad ng Spotify and iTunes. And also, my second album, Be With Me, is still, munti ko nang masabi Be With There, Be With Me is still out in all record bars nationwide and also for digital download as well. And also, please follow me on my social media, Darren Espanto 1, for more updates, because I'll be having more mall shows. And also, I'll have shows out of the country, katulad ng sa Vancouver and sa US for the 25th anniversary of Star Magic, and also sa Australia in June for my solo show naman din po. And ayun. Busy nga siya. Yeah. Busy nga siya at aalis-alis talaga siya. Opo. Pero syempre yung I'll Be There, galing yun sa MMK Live Songs na album, yeah, diba? 25th anniversary din. Dahil sinabi mo yung concert ng BTS SMAs, tanong ni Jamaican Denise Abrenica, pupunta ka ba sa concert ng BTS? If I'm free, yeah. Oy. Ang dami, nabibiti na yun. Yung mga Darrenatics, huwag kayong mag-alala. Mas marami pa ng beses natin makikita si Darren. Abangan natin yung pa-teaser niyang TVT. 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 At ako, kaka-excite ha. Ang saya, no? Thank you, Darren. Thank you po. Thank you sa lahat ng Darrenatics. Yes, maraming salamat po sa mga Darrenatics. Ulit sa pagboto din, maraming salamat. You guys are amazing. And you guys are awesome. Thank you so much for everything. And I love you guys. Kaya pala, sabi ko, is it me that's making that noise? Ako pala, nasa chat ko, siguro grub-grub yung chat. Grub-grub po yung talagang lapel. Hindi ko kinain yung lapel, nasa chat ko naman. So yun, maraming salamat po ulit, Darrenatics. I love you guys so much, and good luck to us. Good luck to us tomorrow. Oh, good luck na bukas ha, Darrenatics. And of course, thank you for watching. Oo. Sa lahat ng mga mag-e-exam, good luck sa inyo. Kakayanin natin 'to, guys. Ano daw height pahabol? Ano daw height mo ngayon na? 5'9". What? Seryoso. Nakakaloka yung 5'9", 15 years old. Nakakaloka. Pero thank you, Darrenatics. Thank you for making hashtag Darren now na trending. Ayan. Maraming sa mga kasi yung mga team abroad na hindi nakapanood ng live, pwede nyo lang i-share itong video na to kasi nakasave naman to sa Facebook page ng Pusha. And thank you again, Darren. Salamat po! Thank you! See you again next Wednesday! Thank you! Hello mga kapamilya online! Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel para lagi kayong updated sa mga chika sa Push Now na!